Ngayong White Cane Safety Day, bilang pag-alala at ipagdiwang ang mga tagumpay ng mga tao na bulag o may bisyal na kapansanan at ang mahalagang simbolo ng pagkabulag at kasangkapan ng kalayaan, ang Puting Tungkod ay niyahandog ang vlog making contest na may temang Puting Baston, Gabay at Kagapay sa isang inklusibong komunidad. Ako po si Mary Jane Seya, taga Limaranta Marine Store, isa pong visually impaired individual. Napako po yung mata ko noong 3.5 years old po ako, kaya isa na lang po yung mata ko po ngayon. Ito pong isa, totally wala na po siyang nakikita, pero hindi po siya halata ng iba. Yung isa ko naman po is malabo na po at mataas po yung grado, kaya nagsasalamin po ako. Pag wala po akong salamin, masyado pong malabo or hindi ko na po talaga nakikita yung mga bagay-bagay. Sa kasalukuyan, nakatira ako kasama ang ina at kapatid dito sa ilalim ng bulag malapit sa Reyes. Bukod sa ang bahay namin ay malapit sa Reyes ng tren, hindi din kalayuan ang Limana River na isa sa pinakamalaking ilog sa probinsya. Minsan, sa isang taon, umaabaw ang ilog dulot ng bagyo na umaabot ng lampas tao. Kaya sa pilitan kaming lumilikas at nakikitulog sa mga shelter, palengke at kapilana. Namulat ako sa maingay na lugar kung saan dapat marunong kang magbenta para mabuhay. Sa maagang pagpanaw ng aking ama, ang palengke ay siya kong naging palaruan at salamin sa realidad ng buhay. Pagkatapos pumasok sa paaralan at pag walang pasok ay nandito ako at nagtitinda ng alamang o balaw sa Bicol. Isda, mga pangsangkap katulad ng kamatis, luya, at kapag bagong taon, nagtitinda kami ng tasty bread na may tubong piso o 2 piso sa isang balot. Noong elementary ako, naalala ko pa na nag-iigib ako ng tubig o tagabili ng yelo para sa nagtitinda. Ang nakukuha kong barya ay binibili ko ng gamit o proyekto sa paaralan. Ang nagiging tungkod ko o saklay ay ang payong na minsan ay nabibili ko pang nakakaipon sa pagtitinda. Ito ang nagiging gabay ko sa paglalakad noong nag-aaral ako, kaya laging napuputpot ang ilalim ng aking payong. Hindi naging hadlang ang aking kapansanan na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit kaunti lamang ang nakakaalam na isa lamang ang aking mata. Minsan nakakakuha ako ng scholarship, awards, at nagtitinda sa paaralan na nakakatulong upang mabawasan ang aking matrikula. Pag may oras naman ay nakakasali ako sa mga organisasyon ng komunidad na tumutulong sa kapwa ko mamamayan, may kapansanan man o wala. Dahil sa kaunting oportunidad
sa probinsya na makapasok sa isang magandang trabaho at makita ang tunay na kalagayan ng aking mga mata ay nakipagsapalaran ako sa siyudad ng Metro Manila. Sa tulong ng aking mga kaklase na pinatuloy ako sa kanilang tahanan at pinahiram ako ng pera, sa awa ng Diyos ay nakapasok ako sa pinapangarap kong kumpanya na ABS-CBN. Nagsimulang makaahon kami sa kahirapan at naumpisahan ko ulit ipagamot ang aking mga mata. Sa tulong ng Leonard Sesher Disability Philippines Foundation at Asensure ay nakapasa ako sa Civil Service Professional Exam. Bilang pasasalamat ay gumawa ako ng website kung saan libreng na makakakuha ng mga reviewers na ang iba ay ako ang nag-apply. Sa di inaasahang pangyayari, nagsunod-sunod ang aking karamdaman, wala nang solusyon na makakita ang isa kong mata kahit pumunta ako sa iba't ibang hospital ng Metro Manila at pagkakaroon ng pandemya kaya napagdesisyonan ko na umuwi sa probinsya. Dahil sa wala akong trabaho ay nag-online selling muna ako at dahil hindi makalabas sa bahay ay nilaan ko ang ibang oras para madagdagan ang aking kalaman sa pag-aaral ng mga online courses sa Tesla. Noong lumuwag ang restriksyon sa pandemya, ay nakaroon ako ng trabaho dito sa lokal na pribadong kumpanya. Sa provincial rate ko na sahod, pinagkakasya ang aming gastusin sa araw-araw na hindi nasapat para makahanap o makabalik sa syudad na may magandang oportunidad. Dahil dito, minsan ay naghahanap ako ng part-time sa gawaing online. Bukod sa natapos ko na kurso para sa impormasyon at teknolohiya, ay nakahiligan kong gumawa ng mga tula at bilang pagtatapos ng aking vlog, nais kong ibahagi ang isang tula ng mga katulad namin na may kapansanan sa mata. Baston o tungkod na naging gabay sa aming pagtahag ng daan araw-araw. Sa isang bulag na katulad namin ay mahalaga, hindi inaalintana tingin ng iba upang kakayahan ay maipakita at may maihain sa pamilyang naghihintay. Isang pasasalamat sa may kapal na kahit ako isang bulag ay may kakayahan, hindi susuko sa anumang hamon ng buhay bagkos magbibigay ng inspirasyon sa iba.